On muna. Ay, tatawin niyo mga middle. Okay. The moment of truth. Tingnan natin yung binuo ni Ryan. Hey, Tevan! Yo! 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 Ayan. Napapansin niyo, nasa labas ako ngayon kasi may hinihintay akong deliveries. Deliveries ng pyesa na in-order ni Ryan kasi magbubuo siya ng gaming PC. Mapapansin niyo rin, medyo naka-long sleeves ako ngayon dahil medyo malamig ngayong umaga, around 16 degrees. Pero mamayang hapon siguro mga 24 to 25 degrees na naman yan, medyo mainit na naman. Kasi tapos na yung summer, pero sa gabi palang malamig ngayon, sa hapon mainit pa rin. But anyway, according sa website, on the way na yung ano, yung mga pyesa. Actually, itong bubuin itong mga pyesa na to, hinatian si Ryan nung Tito Dodi niya, yung kapatid ko. Kasi, kung matatandaan nyo, nasira yung computer ko na pinag-i-editan. Sabi ni Ryan, bibigyan na lang daw niya sa akin yung ano niya, yung laptop niya na ginagamit sa school. Tapos, magbubu na lang siya, pero kalahati pa lang yung naipon niya. Eh, nalaman ng Tito Dodi niya, kaya ayun, nagpadala yung Tito Dodi niya at tinulungan siya, hinatian siya. Kaya, tol, salamat tol ah. Yo! Dumating na yung mga in-order ng anak ko. Ito yung graphics card na gagamitin niya, which is the NVIDIA GeForce RTX. Ito na rin yung processor niya, Intel Core i5. So, ito yung processor niya. Kasi, mas malaking mura pag mag-assemble na lang eh. Siguro mga $300 to $400 cheaper pag mag-assemble. So, dumating na din yung... Ito, itong box na to ang laman ay... So... Ito ang RAM niya, which is yung memory ng computer. This is 16 gig, dalawang 8 gig para mas mabilis. Ito yung fan. Fan, syempre dapat magandang fan ang gagamitin. Power supply, syempre kailangan may power ang computer. And then ito na yung pinaka motherboard niya. Bali ano siya, durable na motherboard. Ito siya oh. Ito yung pinaka-motherboard nito. Yup! Yup! At, syempre, ito yung pinaka-hard disk niya, 1TB. We need the casing para mabuo na yun. Pero, ito naman, pag-assemble nito, since ang mga anak ko, yung panganay ko is taking up computer engineering and yung pangalawa ko, si Ryan, kilala niyo na naman siya. He's taking up computer science. So, I will let them assemble this. Bali, magiging ano na lang nila ako. Taga-subaybay sa pag-assemble. Pag may problema, tsaka ko lang sila tutulungan. Pero, kaya-kaya nila yan. Alam ko, kaya nila yan. So, kita nyo naman, may fan na kasama siya. Meron na siyang dual fan. Kakabitan pa rin ng another fan para nga hindi agad mag-overheat. Yup! Let's start assembling. Ah, hindi pala ako. Sila pala. They'll start assembling this computer. Then, pakita namin sa inyo kung tapos na at kung gagana ba siya. Yup! Kung tatanungin nyo, may monitor na sila kasi yung current laptop na ginagamit nila, kinakabitan nila ng monitor para mas malaki yung ano nila sa gaming, yung view. Kasi syempre mga laptop limited lang up to 15 inches yung screen. So they want bigger screen around 27 or higher, mas maganda mag-games. So ayan, bubuin na nila yan at i-connect doon sa monitor at malaman natin kung gagana siya. Yup! Ang ganda oh, tempered glass. Yup! Okay, ayan.
Naka-ready na mag-assemble si Ryan. Assemble na niya ang kanyang gaming PC. Ito ang motherboard. Here's the graphics card with cooling fan. And here's the RAM, the memory. Cooler master para mas cool siya. Power cable. Ito yung pinaka-processor niya. This is the main brain of the computer. At ito ang hard disk. Ating hard disk with SSD para mas mabilis siya. Yup, ayan. Assembly na yan. Bahala na siya dyan. Yup! Oh, ayan, yop. Nakabit na ni Ryan yung motherboard sa CPU. Nilagay na rin niya yung RAM. Nakakabit na rin yung cooler master para sa CPU. At nakakabit na rin ang graphics card. So, kinabit na rin yung hard disk. Ito ang kanyang hard disk. Kabit na hot swappable yung hard disk niya. Ayan sa ilalim. So, malapit na tingnan natin yung mga connection cables niya kung uubra. Yop. Ayan, yop. Medyo gabi na natapos na mag-assemble si Ryan kagabi. So, ngayong umaga na lang niya itatry i-turn on yung computer. Kung successful ba yung pag-assemble niya? Yup! Yeah. On muna! Ay, tatun niyo mga midi. Okay. The moment of truth. Tingnan natin yung binuo ni Ryan. Go! Yeah. Uy, umiilaw. Ang tanong kung gagana. Okay na! Huh? Yup! Initial on, connected to the monitor, malaman natin. Yun, mira naman. Blue, green. Neon light eh. Naka-connect ba yung monitor? Yeah. Are you sure? O naka-off ang monitor mo? Pinag-off. Ano connection niya? HDMI? Ha? HDMI? Wala, papansin nyo. Nag-merienda naman ako. Gumawa ng konting cinnamon roll. Pang merienda. Tapos, may mga konting problema lang siyang na-encounter. Yung tulad ng nung kinabit niya, ayaw umilaw yung light ng fan niya, yung light ng tama ng fan. So may konting maling cabling, so tinulungan ko na lang siya doon. Tapos nung okay na, wala namang hard disk error, nung inon niya, may error na no signal sa monitor. So, kinry niya mag-change ng HDMI cable, which was his initiative to change the HDMI cable, baka yun ang error. Pero, still same. Hindi pa naman niya ma-check yung driver kasi hindi pa nga naka-install yung OS. Ino-on pa lang niya. Kaya, sinabi ko na sa kanya kung anong pwedeng maging error noon. So I asked him to remove the graphics card and put it back again. Pag still the same error, ilipat niya ng slot yung graphics card. So sinasabi ko lang to kasi pag na-experience nyo yung mga ganong error kahit papano, at least may konting idea, baka makatulong, di ba? Yup! Ayan o, happy na siya, gumagana na lahat, at ini-install na niya yung OS para pag okay na yung operating system, ma-install na niya yung kanyang mga applications at games. Yup! Thank you to the daddy. I'm already using the PC that I've built. Anong game? Modern Warfare. Yup! Hey, Teban! Yup! Yo!